Mula sa karagatan, dumaan sa lupa o naglandfall si Yolanda. Kasi yung landfall, ang ibig sabihin nun, yung sentro ng bagyo o mata ng bagyo mula sa dagat, tatama sa kalupaan. So significant yun dahil pag naglandfall ang isang bagyo, posibleng humina siya. Posibleng magbago yung kanyang direksyon at malaking epekto nun dun sa intensity ng bagyo. So hinihintay ng mga forecaster kung kailan tatama ang isang bagyo sa lupa. Kasi habang nasa lupa siya, nawawala yung source of energy ng isang bagyo. Bukod sa malakas na hangin, nagdala rin ito ng higit na 5 metrong storm surge. Dahil super typhoon nga daw, eh mababa yung pressure. Mas mababa yung pressure, mas malaki yung inaangat ng dagat. Okay. No? Yung level ng tubig sa dagat, inaangat niya. Ang storm surge ay malalaking alon sa dagat na itunutulak papunta sa kalupaan, dulot ng malalakas na hangin mula sa bagyo. Ang hugis din ng mga dalampasigan ay nakakadagdag sa mabilis na pagpasok ng tubig sa kalupaan. Dito sa may dalampasigan sa Caloocan, pinakanararanasan ang kagupit ng bagyong Yolanda. Halos mag-zero visibility na nga dahil sa lakas ng hangin at ng ulan. At hindi naman nakita kayo di kalayuan ng gerong dagat at napakataas ka ng alon. Ganun na lang ang laki ng storm surge na nakuhanan ng grupo ni Micaela Papa. Ang lagpas taong tubig dagat umabot sa ikalawang palapag ng kanilang tinutuluyang hotel. Nang mangyari ang sakuna, kahintulad daw ng isang washing machine ang naranasan. Akala mo lamang yung hangin ay dire-diretso lamang. Pero actually, ang hangin ng isang bagyo ay parang isang malaking ipo-ipo yung bagyo. Na mula sa labas ng bagyo, yan ay umiikot papasok sa loob o yung tinatawag nating mata. So kung ang isang lugar ay dadaanan ng mata ng bagyo, mapapansin mo na nagbabago ang direksyon ng hangin habang ang bagyo ay dumaraan. Sabi nila, habang dumadaan yung bagyo, parang nabibingi sila. Well, kasi kung titingnan mo itong si Yolanda, isang napakalakas na bagyo at mayroong direct relationship yung lakas ng bagyo at yung atmospheric pressure. Yung atmospheric pressure, yun yung nagpapalala kung bakit nagiging malakas yung bagyo.